Dalawin nagtanong eh. Lagi may nagtatanong sa amin ito. Okay. Sabi niya, so, kailan ang kasal? Mas nakilala na namin yung set to set. Di ba yung ano yung foundation na magkaibigan kayo? Matuto ka makinig sa ibang tao. Hindi lang yung sarili mo lang yung dapat iniintindi mo. Or hindi ikaw yung laging tamang. Laging tama. Una kasi talagang nabasa yung Rich Dad Poor Dad. So doon ko na-realize na hindi sapat na sa employment pa lang kumukuha ng income mo. Okay, ito next. What's the first thing you found attractive about Michelle? Kaso hindi ka sasagot dyan. Oh, syempre. Ako to eh. Yung eyes niya. Masyadong ano, parang sabi nga sa kanta ni Zach. Wow. Mapupungay mong mga mata. Ganyan. So mapupungay maano yung mata niya. Oo, parang more on physical talaga yung parang totoo naman. More on... Ganda ng eyes niya. Masyadong ano, maraming sinasabi. Tingnan, wow. Patingnan. Ayun, sabi niya ano, gutom pa daw siya. Buisit. Ayan, so yun, nice. Pero ano talaga, sobrang simple niya dati. Ba't ngayon ba, Marte na? Hindi, ang simple talaga niya. Kahit ngayon, pag nag-makeup yan, sobrang simple lang. Yung tipong hindi nagbabago yung itsura, parang naging ibang tao. Ganon. Hindi mo na makilala, si Charlene ba yun? Hindi, yun siya ganon. Yung parang maganda na siya, tapos biglang may level up ng konti. Wow! Hindi yung parang nag-iba yung, uy, asan si Charlene? Sa makeup niya. Yeah, tapos ang ganda pa nung salamin, oh. Bago yan! Bago yan! Panis! Iyo, baka naman! Baka naman! Okay, so yon. Next naman, dahil kumanta ka na, ito na lang. What's your love song? Ayan, so actually, ayun, sample daw. Actually, wala talaga kaming love song. Oo, wala talaga. Walang fix. Dati meron. high school? Oo, no, high school meron. Ano nga ulit? Ang title niya, Hate That I Love You. Ayan, so sample. Sample na! Yeah! Basta ganun yung start nun. And I hate how much I love you. Ayan, basta ganun. Ayan yung nung high school. Pero ayan. Parang ano siya eh, hindi talaga siya yung naging solid na yung love song na. Pero, may kanta ako for her. Mm-mm. Pero ganun lang, parang... Hindi siya yung parang parehas, yun yung gusto namin for isa't isa. Kasi iba tayo ng ano yun, trip. Hmm. Ako kasi meron OPM, emo, rock, yung mga genre ko. Ayan. So sa akin, song ko for her, Araw-araw by Ben and Ben. Mahiwa ka, ipiling ka. Oh, yung totoo ko yung... Mimilig. So ikaw, song mo for me. Ayan! Ayan, rinig na lang si Sherlyn kumanta. Moira. Oo, Moira. Kumpas. Yan, Kumpas. Yung happy version. Happy version. Kasi kanina ko lang nalaman, ba yung dalawa palang version na yun? Sa mga malungkot, no? Pangalawa, yung masaya. Sad version and happy version. Happy version. Yung happy version daw, happy naman siya. Ah, happy naman yun. Ayan. Pero yung chorus siguro yung parang striking for me. Kapag naririnig ko yun, siya yung isip ko. Wow! May slow mo ka ganun. Oo. Ayan. Sample daw eh. Ayan. Katahimikan! Walang maingay. Sigurado naman kayo dito. Sigurado pa kayo. Pwede nyo muna i-pause. Pwede nyo skip to ah. Ayun, sige. Parang... Wait lang guys, nag-i-internalize pa. Wait, nawala sa isip ko taloy. Ayun, lyrics. Pag naliligaw, ikaw ang kulay sa langit na pagkaw. Pag may bagyo na dumadayo, ikaw yung kalungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo kong niligtas, ikaw ang hantungan. Ang aking wakas. Dito nyo lang napanood yan. Ayun.
Bakit daw yan? Ikaw muna. Hmm? Bakit yun yung napili mo? Ano? Hindi, ano siya eh. Parang based dun sa lyrics, siya yung lagi kong pipiliin araw-araw. Mm-mm. Baga ano mong mangyari, ups and downs, siya pa din. Wow. Every day. Yan. So sa akin, ano, yung lyrics, sabi kasi nun, siya yung... Hindi, may mga ano kasi, parang meron akong phase sa life ko na feeling ko lost ako. Pero nung time na yun, siya yung nandiyan. Saka every time na, yun nga, kailangan ko ng someone na makakausap. Yung kumbaga yung lagi nandiyan for me. Sure akong nandiyan siya lagi for me. Ayun. Aww. Ay. Yuck. Okay. Ayun. Next question. What will be your next big purchase? Ako muna? Ayan, so next big purchase ko ay gusto ko talaga kotse. And next year, nakakotse na. Around, anong month? Birthday ko, September. Sa akin, ngayon kasi meron pa ako ano, pinalitunan. Ano naman siya, property siya sa Laguna. So, lupa. Wow. Yun muna yung kailangan kong tapusin. Nakalipunan, bayadan. Tapos after nun, yun, same din, nasa kuyan. Sa kaya namin. Actually, pinag-iisipan namin yun nung nakaraan. Ano nga ba? Sa kayang babuna or kotse? Ay, gulo ko na. Malakihan ba? Or bahay? Nung una, sabi namin bahay. Pero naisip namin yung kotse kasi pwede pa namin siyang gawing way, na? Para mas maging convenient for us gawin yung business. Tapos, sa kami, next namin yung bahay. Rent away. Ayun! So, yun yung aming plan. Okay, next question. If you could tell your younger self any one thing, what would it be? Mga anong age kayo? Si 18 na lang, ganun. 18. Gusto kong sabihin sa kanya, mag-negosyo ka na agad. Okay. Yan, mag-business ka na agad. Kumbaga, ma-open na yung mind mo in terms of selling things, yan, promoting things, market things. Ayan, kasi nasa sales talaga. Nasa sales ang man. So, ayun. So, sana, nung bata ako, nung 18 pa lang ako, nagtitinda na ako ng ano-ano. Pero, it's never too late. Ayan, to start a business sa kahit anong edad ko, anong edad mo. Pero kung nandun ka sa age na yun. Pero kung nandun ka talaga sa age na yun, lalo sa mga students na nagpa-plan mag-start ng business, go, push mo. Kasi mahaba yung ano nyo, yung kung magkamali man, kung mag-failure man, mahaba yung ano nyo, time nyo. Totoo. Compare sa, for example, 30 ka na konti, dapat sobrang minimal na lang ng errors. Mm-hmm. Yan. 18, sana nag-start ka mag-business, boy. Kasi siya, di ba, parang hindi mo lang din. Lately lang, parang working na ako na. Kasi niya, regular lang din before. Sa akin naman, siguro nung 18 years old ako. Ako naman nun, babalikan ko, masyado naman akong seryoso nung sa buhay. Pag-aaral, ganyan. May mga time na hindi ko na-enjoy yung youth ko. Masyado na akong malalim mag-isip bata pa lang. Which is good naman, pero at the same time, siguro, isa sa sasabihin ko doon sa 18 years old na ako, explore mo pa, parang ako mausap pa ba ng ibang tao, mag-make ka ng relationship with other person. Hindi na, I mean yung friendship, ganyan. Kasi konti nga lang yung friends ko that time. Masyado kong, maliit yung circle. So, sobrang late ng circle ko. Tapos, huwag mong masyadong i-pressure yung sarili mo sa lahat ng mga bagay. Kasi ako ganun, may pagka-overthinker or what din ako. Enjoy mo lang. Maging responsible ka doon sa ginagawa mo, pero at the same time, live at yung parang sa moment na yun, wag mo masyadong, hindi man sa yulo, pero wag mo masyadong isipin ng future na sobra-sobra, ganyan. Yes, may plan ka for your future, pero at the same time, wag mong kalimutan, andito ka sa present time. Live at the moment. Oo, parang one step at a time. Bahay ano lang ako? Bahay school, tapos counting date kang pag nakakalala. Sagot tayo sa tatay ko din. Next naman is, what's something you used to believe about relationship but no longer do? Ano daw yung something na akala natin? Yan ganun daw yung relationship. Pag nag-start ka sa relationship, parang fairy tale yung ano mo. Yung relationship, laging masaya lang, laging happy ending, ganyan.
na walang problems na dumadating? Sa akin siguro, ano yung mga parang dati din pinaniwalaan ko about relationship tapos hindi pala. Same lang naman na ano, feeling ko dati, syempre nung bata, yun ibang ilang taon lang kami nun. Nung bata kami, feeling ko din, masaya lang, ganyan, wala siyang challenges. And at the same time, parang alam mo sa sarili mo na siya na habang buhay. Tapos at the same time, yung parang yun nga, walang problem. May time na in love lang kayo. Parang ganun yung ano ba, yung parang isip ko nun. Pero dumating din siyempre sa point na maraming challenges, may mga time din na parang hindi po wala nung spark. May time na parang nagkakasawaan kami. May mga ganun. Kasi 14 years ang tagal nun, diba? So yun, yung mga time na nagkakasawaan kami. Yung parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Walang ano bang susunod, yung ganyan. Ano yung plan natin. Parang naka-pressure namin yung isa't isa. Siguro add ko na lang din. Yun nga, yung sa sinabi niya. Yung all throughout that 14 years, hindi siya smooth sailing talaga. Akala kasi nila. Yung minsan, usually pag may nagtatanong sa amin, ilang years na kayo? 14? Wow! Wow! Ganun siya, wow! Wow, diba? 14. Ang galing nyo naman. Ang galing nyo naman. Sana all, diba? Sana all daw. Pero yung behind that 14 years, nandun yung struggles, nandun yung nagde-date sa kung saan na sa labat. Fishball lang. Sarap. Ayun, masaya pagdaan ng lahat ng stage na yun. Mm-hmm. Kaya ano, sobrang bond din talaga namin dalawa. Ano talaga, parang mag-best friend ka. Mm-hmm. Best friends. Martin. Lord. And I thank you. Okay, next is, how fulfilled are you in terms of health, career, and wealth? Sa akin, hindi ko masabi mo. Very fulfilled na or what eh. Work in progress. So, hindi siya fulfilled talaga. Kasi hanggang ngayon, nung marap ka. Eh, parang kahit naman siguro makuha mo na yung gusto mo, yung pangarap ka pa rin. Tuloy siya, continuous yung journey na yung marap ka. So sa akin, for me, fulfilled, di po masyado eh. Parang mataas kasi pangarap. Ambisyoso na kasi akong tao eh. Kasi kaya naman. Parang feeling ko di mo kailangan limitahin yung sarili mo. So again, to answer your question, how fulfilled are you in my, or ako, sa health ko, sa career, at saka sa health. Sa health, okay naman sa ngayon, pero yun nga, magda-diet ako minima. So hindi pa rin fulfilled. In terms of career, kasi dalawa nga yung parang before, focus ako masyado sa work ko, which is, again, I'm a licensed accountant. So yun yung career ko, nag-audit din ako before, and until now, nag-work pa din naman ako. Yun yung career outside sa business. Pero ang masasabi ko kasi talagang career ko na ngayon is hindi na dun sa working or hindi na siya sa employment. Oh, hindi na siya sa day job. Yun na sa business mismo. So ngayon, yes, business na. Yung pagiging mentor and pagiging magkaroon ako ng business partner. So ngayon, fulfilled naman ako. Kasi may mga kasama naman ako sa business. Ayan, so nandun sila Mentor Mar, sila Ate Mar, sila Kitty. Tapos, yung mga bagong affiliates din. So okay naman, and yung may mga affiliates na kung nandyan pa rin naman. So masaya naman, pero at the same time, alam kong hindi lang yun yung kaya lang ng negosyo. Alam kong mas mataas pa or may opportunity talaga mag-grow yung negosyo. So ngayon, hindi ko masasabing 100% fulfilled ako sa business or sa career ko. Ayun, so well, hindi pa din. Kasi working pa ako hanggang ngayon. So siguro kung di na ako nag-work, full-time na ako sa business at the same time, yun nga, na-leverage ka na. Meaning, yung passive na talaga yung income mo. Ngayon kasi may pagka-active, passive yung income namin sa business eh. Pero yung tipong passive na talaga yung income mo. Wala ka nang ginagawa, ganyan. Yung sabi nga term, rockstar ka na lang. Pero ayun, nakikita mo pa rin yung mga business partner mo. So ayun, hindi pa ako mag-hold sa lahat ng aspect mo. Ayan, siguro sa akin, yun nga, work in progress pa din. Hindi pa 100% fulfilled, pero we are grateful. Uh-uh. And sa aming mga nakukuha sa health, sa wealth, uh-uh, sa business, uh-uh, sa career, we're grateful kung nasaan kami ngayon. Kumbaga, ito yung decision mo last year. Uh-huh. Or ito yung choice mo last year. Ito kung nasaan ka ngayon. And kaya, ngayon,
kung ano yung iniisip namin ngayon or yung ginagawa namin hassle ngayon, possible yun yung magiging kami for the next years. Kaya iba din yung manifestation mo dapat kung ano iisipin mo. Kaya dapat, sabi nga, law of attraction, i-attract mo and gawin mo yung action. Kaya hindi pwedeng attract lang. Kailangan may action kasi magkasama sila eh. Dapat dilagay nilang law of attract. Diba? Kaya law of attraction. Pero we strive for greatness. Yes. Ayun. So yun. Oo, kasi sobrang laki ng pinagbago ng predator. Kung titingnan ko yung dating ako versus sa ngayon, and at the same time siya, kung titingnan niya yung dating siya versus sa kung sino siya ngayon, sobrang laki na lang yung progress na yun. Mindset pa lang eh. No, mindset pa lang, hindi nyo kami makausap. Pero yung negative, ganyan. So yun, sobrang laki na ng pinagbago. And yun, work in progress pa. Yeah. Ayun! Thank you for that wonderful question. Thank you for that wonderful question. Ganda ng tanong. Okay, so next. Alam ko, unti na lang to. Wala. Ano yung tanong yung kailan mo? Ayun, dulo yun. Ito, huling ano na to, huling question na. Ano? Hindi ko mabasa. Yeah. Have you experienced conducting RBO with a guy who's admiring you so much? And anong reaction ni Sir Raymond sa ganun? Ayan, ano daw reaction ko? So, feeling ko, wala pa naman. Punta ko yung makinig. Ay, sorry. Hindi dapat akin yun. Hindi, ako nga eh. Ako, have you? Ako yun eh. Kasi, wala pa naman. Kaya ako pa din iniisip eh. Wala namang sama. May mga na-RBO. Ayun eh, parang context. Ano ba yung RBO ba? Kasi di alam ayan, mo ba? Ayan, RBO. Yung RBO is Resellers Business Orientation. So doon, namin pinapakita yung business. Ano yung opportunity? Ano yung product? So yun. So yun yung UGC minimum na iniinom namin yung product namin. So parang kanina ko pa iniisip, parang wala naman. Yung tipong alam ko talaga, or yung sinabi sa akin, may gusto mo sa YouTube. Parang wala naman. Pero may mga lalaki ako ng RBO, pero hindi naman nila, parang feeling ko na naman. Wala pa. Pero may nag-ano, ayan, meron nag-ano dito, di ba sa NCL? May nag-message, sabi niya, you're cute daw. Yeah, cute daw ako. Lumabas dito yung message. You're cute. You're cute daw. So, yan. Sige. Kung sino ka man, message mo ako. Sabi mo kung sino ka. RBO kita para malaman natin. Kung ano yung magiging feeling niya. Anong reaction niya. Ganyan. Pero so far, parang wala pa naman. For example, merong akong na RBO na merong gusto sa akin. Yung trip na trip talaga ako. Tapos nagsabi siya sa'yo. Anong magiging reaction mo? Teka. Saan kayo mag-RBO? Sa online or sa online muna. Okay, okay lang. Kasi online lang naman eh, no? Parang laptop lang sa kanya. Paano kapag ano, kapag face-to-face? Okay lang din. Okay lang, kahit kami. Pero kasama ako. Kasama ako. Bakit? Ha? Bakit? Saan ba kayo mag-RBO? Hindi ko alam. Sabihin natin nga sa office. Sa office. Tortillas. Kasama ako. Bakit? Baka may ano ako eh, may repurchase ako nun. May orders kasi sa akin noon, kaya kasama ko. Okay, pero mag-meet kami ng okay. Yung ano, kunwari. Basta nandun ako sa office. Sa office ka, paano kapag lumabas kami? Sama ko. Kasi doon kayo mag-argo. Kasi may sumaraming tao sa office ha. Ang daming tao lang nagre-repurchase doon. Ano, sama ka? Sama ako, shape. Bakit? Eh, gusto ko na rin mag-lunch pag tagal. Sama ko! Bakit ba? Sama ko eh. Okay, so yun. Wala pa ako na argument nito sa akin. Pero again, yung nag-message na yeah, your cute. Sige, try, message try. Baka try natin. Try natin ano yung magiging reaction niya. Ayun! So, yun lang! Meron pa ba? Ayun, yung pinakahuling question. So, ito yung pang-final. Before namin i-end, ayan, salamat sa mga nanood. Salamat. Next na video natin. Hindi ko gusto, pero ubusin namin ito mamaya after. Abangan nyo yung next video namin. Oo. Ano yung may kita nila sa next video? Dito lang nang decide din. Hindi, kasi diba nabanggit natin sa kanila na magda-diet tayo. Ay, oo, yun. Ito kasi yung story nun. Nung nakaraan, nag-ano kami, nagpostahan kami. Ang postahan natin, Palawan, no? Palawan. Manilibre ng Palawan. Pero nung after nung sa Palawan, Sagada na lang. Sagada na lang. Kasi yun ang balik mo. Ngayon, yun nga, di ba, nag-ano kami, nagpostahan kami. Panalo ko eh. Panalo siya. Eh, paano ba naman kasi siya? Kasi from 80?
Oo. From 80 kilo down to 72. Mm-hmm. Ayan, so pumayat, pumayat ako noon using yung coffee, particularly yung Jamocha. Ito yan, Jamocha. Mm-hmm. Tapos, sinabayan ko rin kasi siya na exercise kaya sobrang bilis din talaga. Mm-hmm. Ayan, nanalo. Oo, kasi noon, nanalo mo. Nag-bike siya kasi, di ba? Mm. Nag-exercise. Ako, puro kape. yung ininom ko. Di mo alam, ma'am. Mas mabilis pero pumayat siya. Pumayat pa din siya. From ano ba na? Nakalimutan ko eh. Pero almost parang 2 or 3 kilos. Oo. Pero siya, yeah, guys, siya yung panay. Kasi nga, nag-ano siya. Nag-bike siya. Tapos nag-coffee. Same kami nung blend na iniinom. Diyan mo pa din. Mm. Ayan. Iyorn. Pero, ayan. So, ngayon, ito yung parang last meal na ano namin na grabe. Ito yung treat namin before kami. Back to ano tayo? To healthy living. Kasi di ba, yung product namin sobrang healthy. Tapos, kapag trip namin kumain ng ano, fast food. Yan. Kaya, for this ano, siguro yung next video, yung mga progress. Progress. Ayan, basta abangan nyo for our next. Pa kami. Abangan nyo for our next video. Nag-isip pa kung kailan eh. Basta yun, mapakita namin sa inyo kung ano yung progress namin. From ngayon, na kumain kami ng ganyan. Bukas kasi mag-ano kami, mag-weigh-in kami. Hmm. Kung ilan yung timbang namin. Tapos, yung ilalagay ko dito. Ayan, dyan. Mm-hmm. Ito yung sa akin. Ito yung sa akin. Ayan. Ayan. So, yun yung weight namin. October. Ano ba bukas? October 17. October 17. Yeah. Itong dalawa. Yeah. And dyan. Ayan. So, yung mukha yun namin. Tapos, exercise. Para ma-pressure din kami. Para mas mabilis din yung... ma-pressure kami. Kaya namin sinasabi sa inyo. Para mag-diet kami. Tsaka mag-kape kami. And ayan, so yun lang. Exercise. Salamat sa mga nanood. Pero, bago natin tapusin, ano yung last question? Ayan. Dalawa yung nagtanong eh. Lagi may nagtatanong sa amin nito eh. Pero yun yung, out of 23, dalawa yung nagtanong nito. Okay, ang sabi niya, so, kailan ang kasal? Bali yung kasal namin ay sa...